Marami ngayong mga OFW ang nanghihingi ng tulong dahil na-scam daw sila ng online loan na nakita lang nila sa Facebook. Inakala nilang legit ito nung una dahil nga may advertisement. Pero nung sinubukan na nila ay ginawan daw sila ng GC at yung iba daw na aplikante ay naaprubahan na. So yung OFW na lang daw ang natitira. At pinagbabayad muna siya ng 20,000 pesos as 20% ng 200,000 pesos na nililoan niya bago ma-release yung pera. Pero after daw niya ma-send yung 20,000 pesos na hinihingi, ay hindi na niya mahagilap yung nililoanan niya at block na siya, pati yung member sa loob ng GC. Actually guys, may post si Bong Concha tungkol dito na isang OFW ang nabiktima naman ng 100,000 pesos dahil sa online loan. At may caption pa siya na walang manloloko kung walang magpapaloko. At hindi lang sila nag-iisa guys, marami silang OFW na nagre-reklamo na pare-pareho ang kwento at pare-pareho ang modus na ginawa sa kanila. Eto guys, ang tandaan nyo, walang legit na online loan na nagpapaloan para sa mga OFW. At isa sa mga red flag ay kapag hinihingan kayo ng advance na bayad as processing fee o kaya naman ay advance na hulog na 20% para lang daw ma-release yung pera na nililoan nyo. Eto guys, panoorin nyo rin ang isang video ng kababae nating OFW na nabiktima rin ng parehong estilo. Ang overseas Filipino worker sa Hong Kong na si Vina, hindi niya tunay na pangalan, isa sa mga Pilipinong nagoyo na nakita niyang lending company online. Sakto lang naman po sana sa pamilya, kaya lang nagkulang pa rin po eh. Naisipan kong nung may nakita ako dun sa page ng Facebook na OFW loan, nakala ko po legit. Kasi may nahiram po kasi ako na pera na nagamit nung kasal ng anak ko. Kaya sabi ko, i-try ko nga itong loan na to, baka sakaling makakuha tapos para makabayad na ako. At dahil nakabase sa Maynila at maraming likes at subscribers sa kanilang page, kumagat siya at ang iba pa niyang kasama sa alok nito. Nung una po, nag-chat po ako. Nagsabi ko, how po? May nag-assist po sa Messenger. Sabi niya, if you are, yung kung talagang willing daw ako, i-install ko daw yung Telegram. At may loan officer na mag-assist po sa akin sa Telegram. Dito na muling pumasok ang modus ng mga manggagancho. Sabi, be-verified daw niya yung mga documents ko. Tapos kina after an hour, sinabi na qualified daw ako. Ang mga kasabwat kasama ni Vina sa group chat. Tapos may ginawang GC, sabi niya, may kasama akong dalawa, bali tatlo kami na maglo-loan ng 200K po. Inag po ako sa GC, kaya naniwala po ako na legit pala ito. Kasi yung isang kasama ko na kwan, sabi niya po nakuha na daw niyo yung loan, nagbigay po siya ng 20,000. Umabot sa 47,000 pesos ang nakulimbat kay Vina. Nag-PM pa nga po ako doon sa kasama sa GC. Ako ay, kuya, totoo ba yan? Oo, sabi niya, legit, nakuha ko na. Sabi, kaya nagguna po ako doon sa GC na magsesend. Tapos, nung naisend ko na po yung pera na 20, after 5 minutes, ay, sorry, wrong account, hindi ma-transfer sa account mo yung pera. Na unfreeze account, sabi niya. Hindi matra-transfer itong account mo pag hindi ka magbigay ng another 27,000. Eh ako naman po, nanginginig na po ako kasi ano nga po eh, naibigay ko na po yung 20,000. Eh sabi niya, makukuha ba talaga yan pag naibigay ko ulit itong unfreeze account? Sabi ko po, oo, naniwala po ako ma'am, kaya yun, naibigay ko po ulit yung panibagong unfreeze account. At dahil dito, halos 3 buwan na siyang hindi makapagpadala ng pera sa pamilya, mabayaran lamang ang mga nahiram niyang pera.
nung naibigay ko na po ulit yung panibagong 37, sabi magbibigay na naman daw po ako ng panibagong 17K, wala na po akong maibigay. Ala na po, soko na po ako. Nung sinabi kong i-refund ko na, ayaw na po, blinak na po ako. Puno man ang pagsisisi, nagsilbing malaking aral ito sa kanya. Sa ngayon, doble kayod at pinapayuhan ng mga kapwa niya OFW na huwag nang maniwala sa ganitong mga modus. Kung pwede po sana, mahinto na po yung mga ginagawa nila ng mga ganyan. Marami po kaming na-scam ng mga OFW po dito. May kasakatanayan nga po, may GC po kami, halos mga 30 plus kami na iba-ibang bansa po. Huwag na pong magtiwala lahat sa social media, tsaka huwag na pong itry na umutan. Kasi sa ngayon, hindi pa rin po ako nakamove on kasi halos 3 buwan na po ako walang may padala. Para naman sa Philippine National Police Anti-Cybercrime Group, hindi na may tuturing na talamak ang online scams ang iyon kung ang pagbabatayan ay ang kanilang record. Actually, hindi na siya ganun kadami. Nakatulad nun dati, noong 2021 hanggang 2022, talaga meron kaming raid sa mga companies na ang reklamo kasi nila dati, ito yung mga minumura sila, tinatakot, dahil hindi sila nagbabayad. So, noong nagkaroon na nga ng batas, yung Financial Consumers Protection Act, na kung saan ay talagang ipinagbabawal ito sa mga lending companies, na huwag gawin yun. Pati yung interest nga, pinagbabawal na sobrang laki. So, medyo bumaba na siya. Hindi siya katulad nung prior to 2020, pati yun, nagkaroon ng SIM registration, no, medyo bumaba din. Gayun paman, dapat pa rin maging mapagmatsyag ang marami sa ating mga kababayan at mag-report agad kung kinakailangan. Sa kaso ng OFW na si Lani, magiging challenging ang paghahabol nila sa mga online lending scammers. Ang procedure kasi natin, pag merong complaint, para gusto mong paliwanag yung procedure na pag wala namang problema sa jurisdiction, kasi ang nakalagay talaga sa batas, it's either yung suspect or victim. Ay, kung ang victim ay Filipino na nandito sa Pilipinas, walang problema yon. Pero ang victim na nasa ibang bansa, katulad ng ating mga OFWs, ang procedure niyan talaga ay gagawa sila ng affidavit, ipaparedribon nila sa consulate natin doon kung saan sila nakatira ngayon o nagtatrabaho. Yan ang isa sa procedure na kailangan nilang ipadala dito. Ang isa pang challenge doon, ang pag-file kasi ng complaint ay dapat physical. So kung ito ay mga OFW, pwede naman silang magbigay ng special power of attorney para somebody will represent them to file a case against kung ang kumpanya o ang suspect ay nandito sa Pilipinas. Diin ni Colonel J. Guillermo na hindi lamang PNP ang patuloy na tumutugis sa mga kawatang ito, ngunit maging ang ahensya tulad ng Securities and Exchange Commission o SEC. Sino ba talaga ang in-charge sa online lending? Ang online lending ay bago ka magtayo niyan, kailangan magparehistro ka sa SEC, Securities and Exchange Commission. So, ang dapat muna talagang silang mag-file ng complaint sa SEC. Kasi ang SEC, meron naman kaming coordination niyan. Pag siya na, nakikita nilang madami na. Saka sila lumalapit sa law enforcement for pag-assistance, investigative assistance, para matulungan natin sila. So, lahat ng raid natin noong 2021, 2022, pati noong late 2023, ay kasama namin ng SEC dito. Hindi lamang ito pang law enforcement na trabaho. Paulit-ulit nilang paalala sa ating mga kababayan, maging mapanuri at huwag basta-basa magpapadala sa physical na anyo ng mga kumakalat na online lending sa social media pages. Maraming mga application na kung minsan kasi nagre-reklamo din itong mga lending, legitimate lending application na ginagaya din ng application nila. So ang problema doon, ang oras na nanghingi ng bayad dyan in the processing of a loan, ay talagang red flag yan. Kasi ang interest niya ay nanghingi kagad ng pera na dapat doon ipoproseso mo muna. Yung mga ganun na pagka okay na, siya ang magbibigay sa'yo ng pera kasi hindi yung applicant, siya ang magbibigay ng pera. So, yun ang red flag doon. Pag ikaw na nanghihiram, sabi niya kailangan magbayad ganito, ay huwag mong gagawin, huwag natin gagawin yun dahil, kumbaga, scam yun kagad eh. Dagdag pa niya na kung hindi talaga maiwasan ang manghiram sa mga personal na lamang nakakilala, sumangguni at makiusap.
Opo, napakaraming mga challenges ng ating mga OFW. So, tignan po natin maigi kung ano yung mga transaction natin sa online. Kahit sabihin po natin nangangailangan po kayo ng pera. Eh, kung may mga kakilalan po tayo, yung personal na lang tayo manghiram para at least don't make, kung manghiram man kayo, may physical kayong kasunduan para hindi po kayo mamimiligro o hindi magdouble-double yung interest nyo. Pero kung sa online po, talagang I'm discouraging you, hanggat maaari, huwag po kayong mag-engage sa online lending. Kaya guys, maging paalala ito sa ating mga OFW. Ang kinauukulan na sa Pilipinas mismo ang nagsabi na huwag maniniwala sa mga online loan. Lalo na kapag hinihingan kayo ng pera bago ma-release yung pera na nilaloan nyo. Red flag yan guys, huwag na huwag kayong maniniwala. Actually, matagal ko nang ginawa ng video tungkol dito. Pero hanggang ngayon ay napakarami pa rin OFW ang nabibiktima. At sa tuwing may magpo-post nga tungkol sa loan or OFW loan, ay napakaraming OFW ang interesadong mag-loan at subukan ito, na hindi man lang nag-iisip kung scam ba ito or legit. Kagaya nga na sinabi ni Kabong Concha, walang manuloko kung walang magpapaloko. Kaya dapat maging wise tayo mga kababayan kung OFW, lalo na sa perang pinaghirapan natin dito sa ibang bansa.